Mag-live ka naman, ganun din naabutan nila. Hello, live people. Ay, wala pa, zero viewers pa lang. Zero pa ba? May latency, maghintay ka. Wow, latency, social. Yes. Ano yun? Ano yun, latency? Papaspell mo na naman sa akin. Explain. One viewer. Hi, one viewer. Baka ako yun. So, baka ikaw nga yun. Oh, two viewers. Baka ikaw yun. Si Rhea yun. Ano, hindi ako naka-view eh. Ay, may tao na. Hi, Maddie. Ay, hindi pa. Mag-view pa lang ako. Yan, yeah, may tao wala pa rin na. Hello, tao. Good morning. Good evening. So, ano, hi tayo sa ano, hi tayo kay sa batch 3 ng training namin. Kasi habang naghihintay sila ng mga ibang nai-interview, yung mga natanggap na, nasa isang chat sa Skype. Tapos, ang assignment nila is manood ng DMM from episode 1. Ang haba nun! Mga lessons na natutunan nila. So, yun, binabasa ko yung mga natutunan nila. Mayroon naman. So, yun. Half day yun. Hello, hello sa inyo. Oo nga, ilang oras yun? Kulang pa isang araw dun, day. Hindi, ano, isang episode lang, isang araw. Akala ko, marathon. Maloka yung mga yun. Marathon. Ano, baka hindi lang na maalala. Hindi na baka magbaliw yung mga yan. Baka hindi kayani. Ayan, so meron na tayong 3 viewers. Si Maddie yun. Hello, 3 viewers. Hi, Maddie. Hello, hello to us. So, yun. Hintay tayo siguro hanggang 5. 5 minutes. 5 minutes. Hindi ko nakita yung teaser. On ng DMM from episode 1. Nakalimutan ko nga siyang level. Ayan. Ayan, grabe. 5 viewers. Five, ako yung isa. Ako yung isa. Ayan. Ayan. So, hello sa inyo. So, hindi na tayo mag-antay ng matagal kasi late tayo. Oh, okay na tayo. Hindi ko napansin. Hindi ko napansin, ano na, 8 na pala. So, yun. Good evening sa inyo. Ano? Magandang umaga. Nag-skip lang tayo pala ng isa. So, yes, magandang gabi. Nag-skip lang tayo ng isang episode last week kasi Holy Week. At saka nag-bakasyon. Oh, sabi ni Madam daw, ano, sabi ni Madam, mangiling daw tayo eh. Siya pinaka-religious sa ating tatlo. Nilay-nilay. Mangilin kayo, charot. Ayan. Sa'yo talaga galing yan, di ba? Oo, sa'yo talaga galing. Ayan, so ang topic natin today is pag-usapan natin yung reality ng working anytime and anywhere as a freelancer. Kasi madalas nating nakikita yung mga pictures ng mga advertisement ng mga coaches, di ba? Yung mga paid course. Siyempre, advertise nila na work anytime, anywhere as a freelancer. Mm-hmm. Tapos may digital nomad may laptop sa beach. Yes. May laptop sa beach. May laptop sa laptop kung saan. Uh-uh. Yes, oo. So, may chance na posible yun, pero gaano siya kaposible and ano yung dapat nating malaman tungkol doon? Okay, ayun. Tama yan, no? Siya pwede, paano siya, oo. Kasi ayun, yan yung pinakamalaking pool. Isa yan sa mga pinakamalaking pool kung bakit tayo mag-freelance. Mm-hmm. Yung, di ba, I mean, kahit kayong dalawa, isa yun talaga sa pinakamalaki natin eh. Yung gigising lang tayo, tapos hindi anyway, na tayo magkukumahog. Talaga. Hindi tayo magmamadali. Mm. Yung ba? At saka ang gandang panghatap niya, naminin nyo. Nag-work ka sa tabi ng beach. Wow! Napakagandang pangarap niyan para sa mga empleyado, di ba? Oo, yung bang pangarap kasi, na, ay, nasa beach ako, nagtatrabaho, may laptop ako, binuksan ko. Kung may kailangan, titipa lang ako ng ganun sa gilid, okay na. Pero kasi, sa totoo lang ha, sa akin, kay beach yan, kesaan. Kung hindi mo kayang magtrabaho sa bahay mo, tapos makaka-deliver ka, hindi ka makakapagtrabaho kahit saan. Yes. Kasi kung sa bahay mo pa lang, wala ka ng disiplina, kahit saan ka pa ilagay, wala kang mabubuo. True. Yes, oo. So, simulan mo sa bahay mo. So, and syempre, kasi, kung ano, kung kaya mo na rin gawin, edi gawin mo na sa bahay mo. So, yun yung pag-uusapan natin kasi magdidepende talaga siya dun sa work mo eh. Anong klaseng work mo? Work mo, tsaka work ethic mo.
Yes. Kakagaling ko lang diyan. Merong ano eh, merong work na pwede talaga siyang dalhin kahit saan, like hindi mo naman kailangan ng ano, kailangan mo lang online ka kunwari sa Slack ganun. So or mag-i-email-email ka, okay yung ganun, dalhin mo kahit saan. Pero yung mga work na hindi pwedeng dalhin sa, kailangan nasa PC ka, kunwari mga, yung heavy na design jobs, designing, ganun. Oo. Syempre, hindi ka naman pwede sa, ano, iPad o cellphone, diba? So, depende talaga siya sa job mo. At saka sa, yon work ethic mo. Kasi, marami akong, sa training namin, kasi binigyan namin sila ng exam na, ano, na parang situational, what would you do? Parang ganun na tanong. So, marami yung mga lumabas na sagot na parang wala silang pakialam sa client. So parang okay lang, ano, okay lang mawalan ako ng client kasi ano, makahanap pa naman ako ng ibang client, ganyan. So, parang mga YOLO pa yung ano nila. Only once pa yung mga mindset nila. So, ang ginawa namin, meron kaming meeting before. So, lesson na kami about doon sa soft skills ka and ethics. So, para malaman nila na yun nga. So, yung client mo kasi, kayo, ano, kahit ano pa yung client mo, kahit gaano ka liit or ano, you have to treat the business of your client as your own. Kasi, hindi porket freelancer ka lang, tapos, ay, freelancer ka, tapos hindi pa hinahanap, pwede kang mawala. Or pwede mong baliwalain kasi pwede kang humanap ng iba. Kasi yung business nila, habang nagsasucceed, syempre nagsasucceed ka rin. Kasi ano, correct, eh, totoo yan. Umaangat sila eh. Oo, di ba pag nalugi sila, hindi wala kang trabaho, hindi ikaw din yung talo. Sa akin, ano lang yan, parang dalawa lang. Yung work anywhere, possible naman talaga yan, work anywhere, anytime. Pero personally, kinategorize ko siya sa dalawa. Siguro kung ang work mo, something na on the creative side, like writing, mga konting design, yung mga designing, graphics, kemedo, na pwede mong gawin sa laptop or any mobile device like tablet or what. Pwede, possible. Tsaka, mas nakakatulong pa ngayon kung lagi kang kung saan-saan kasi makakadagdag yun sa idea. Oo. Makakadagdag yun ng bagong idea para sa'yo. Pero kung ang work mo, very structured, it involves talaga na process and you have to deal with other people and very business impacting siya. Like, you have to be immersed in the business talaga. Mahirap. Kasi kailangan mo ng buong concentration dyan. Yun lang. Sorry. O, nasa Wakanda na si Hindi. At saka actually, before you even consider yung trabaho mo, ang una mong dapat i-consider is ikaw mismo yung work ethic mo. Yes, kaya mo bang magtrabaho nang walang nakatingin sa'yo? Diba? Kasi may iba sa atin, kaya hindi nagsa-thrive sa tawag dito, sa ganitong trabaho is because hindi nila kayang mag-commit sa trabaho nang walang nakatingin sa kanila. Kunyari, walang nakatingin, nagpapasaway sila. Self-starter. So, kailangan talaga, I think, ang unahin muna natin before yung job is yung tao. Ano ba yung kailangan na meron tayo para makapagtrabaho tayo, yung makuha talaga natin yung anytime, anywhere. Kasi unang-una sa akin talaga yon yung disiplina. Kung may disiplina ka sa sarili mo, makakapagtrabaho ka. Pero kung wala ka nun, kahit pisina pa yan, kay dito pa yan, wala. Hindi ka makakapagtrabaho. Ano din siguro, sa kind, so, di ba simulan mo yung sa sarili mo. Kasi kunwari ako, di ba sa more on the creative side ako, hindi structured yung trabaho ko eh. Kasi ano, parang depende sa mood. So, ayun. So, kunwari, kahit na ba umupo ako every 7 o'clock dito sa computer ko, kung hindi naman ako wala sa mood, hindi mo rin mapipilit yung sarili mo. Baka mamaya 8 hours ka na nakaupo, hindi ka pa nakakatapos ng isang article. So, isang ano sa akin kasi, correct, totoo yan. Every now and then, nagpapalit ako ng desk.
umiikot kami sa bahay. Pag kunwari wala na yung mood ko dito, palit kami ng desk, palit ako ng lugar, palit ako ng cycle, o gabi ako natatrabaho, or sa umaga, ganun. So, parating may adjustment. So, pwede mag-work sa akin yung work anywhere. Kasi, kunwari sa mood, nasiset kasi yung mood mo. Pwede ako mag-work. Oo, nasiset siya. So, natry ko na rin siya mag-work ako sa, ano, sa... Sabing dagat. Cafes. Hindi naman. Airbnb. Ayan. So, cafes, ganun. So, habang nag-iiba yung mood ko, naghahanap na nandun yung momentum, ganun. Mas mabilis makagawa. Uh-huh. So, ang akin naman kasi output-based eh. So, pag nagawa ko na siya, okay na. Hindi na ako kailangan na ilang oras pa nakaupo. Ayan. Ikaw, madam, paano pa kasi yun? Yung, kasi diba, pag-usapan natin yan eh, na yung disiplina sa sarili. Kung wala kang disiplina na walang mata na nakatingin sa'yo, hindi ka magtatrabaho, hindi ka magsasucceed dito eh, kahit yung work anytime, anywhere. Ikaw, ano ba yung mga kailangan para talaga makapagtrabaho ka? Bukod dun sa kailangan may disiplina ka. Ayun, kasi madadaya mo yung mga trackers-trackers eh. Pwedeng maging productive yung labas mo sa tracker pero hindi. May auto-clicker dyan, ikabit mo yung mouse mo sa, or nasa beach sa electric fan, ganyan. Nasa beach ka, kumiklik ka. Ayun. Oo. Siguro magkukwento na lang ako no, ng mga totoong buhay. Buhay. Na magbibigay ng dalawang magkaibang effect. Before, nung nasa company pa ako and I was working as a parang manager for a team, nagbala kami ng team building. Ang pinakamahirap na challenge namin is 24 hours yung support namin dun sa client. Tapos may ilang agents kami. So, ang hirap mag-set ng schedule ng team building na bakante lahat dahil walang araw na bakante lahat dahil kino-cover namin yung 24 hours na shift. Kami lang yung support, nasa Philippines lang yung support ng company. So, may dalawang taong nagsakripisyo na may pasok na magbibit-bit ng trabaho nila. Challenge kasi muntik malate dahil na-delay yung bangka, magka-camping kami. Although, secured naman na may internet dun sa ano, tas may baon kami na... May gamit naman. Wi-Fi. Oo, kompleto kami ng gamit. Kahit nga ako walang pasok, nagdala ko ng laptop para may backup siya. May backup yung may pasok. Kahit yung mga walang pasok, nagdala din ng laptop para may backup sila. So, nagawa naman namin, although mahirap, tulungan lang sa buong team kasi... Phone support yun. Damay-damay eh. Oo. Dahil ginusto namin mag-team building. Damay din naman ng iba eh. Pag hindi mo nagawa yung ano mo eh. Nagtulungan kami. Yung tipong habang kumakain kami, nakalagin yung isa. Tapos pag may pumasok na call, biglang hindi kami hindi, naka-headset lang siya habang kumakain para marinig niya agad pag may pumasok na call. Tapos habang kumakain kami, may pumasok na call. Quiet. Tigil ang kwentuhan talaga. Para kaming nasa kapwa ko, mahal ko, sign language, ganyan. Tapos agigikan pag susubo siya na. Tapos edi syempre tanghali na, naliligo na kami sa dagat, siya naka-log in pa. Tapos sabi, naliligo sa dagat naka-headset. Tapos siya nandoon naka-log in pa. Andun siya sa Pampang. Tapos ano, sabi namin, mag-lunch ka na. Tapos yung lunch break niya na 30 minutes, ayun na yung iniligo niya. Alam mo yung nakakaawa, pero nakakatawa kasi 30 minutes lang siyang naglulubog sa dagat. Grabe, nakakaloka. Pero okay lang, masaya pa rin naman kami kahit ganyan. Pero at least, oo, di ba? Ano yun? So yun yung isang masaya na possible. Oo. Yes, oo. Possible siya. Position nyo to support the client. I think, oo. To still do the job. Kasi hindi siya ano. Oo. Yes, oo. Kasi kasama nila TNT lang. Hindi sila pwedeng umano. Kasi kung hindi sila, kung hindi kayo dedicated, pag late and hindi dumating yung bangka, madaling sabihin sa client, sorry ah, kasi hindi dumating yung bangka eh, tapos okay na. May mga ganun kami nabasang sa situations. Kahit nasa bangka kami, may signal si Wi-Fi stick. So, at may charge yung laptop ko. So, nakalagin talaga ng on time and since opener naman, wala pang pumapasok agad na call. So, pag lapag, diretso siya sa mesa, saksak, tapos nandun na siya habang the rest nagpe-prepare ng pagkain, ng tent, whatever, ganun. So, tulungan lang. So, possible siya. Lalo na pag may mga kasama ka with the same goal. Doon sa isang side naman ng kwento ko.
Pero I think yung ang maganda na sinabi mo, I think yung maganda sa sinabi ni Rhea is yung, yung dedication plus yung accountability. Yung accountable ka sa trabaho mo and accountable ka sa magiging results niya. Hindi kasi po pwede, yung tama yung sinabi ni Nizza, hindi po pwede yung rason na, ay okay lang mawala siya kasi either kailangan niya ako, o may makukuha naman ako kliyente. Hindi naman niya ako i-fire. Oo, hindi naman niya ako i-fire. Dahil, to think na pwede sana kaming mag-inerte at magpa-importante dahil walang ibang support si client maliban sa Philippines. Sa Philippines lang siya kumuha ng VA support. Support, oo. Yes. Which is hindi pa rin tama. Maganda, but still, pinakita namin na we are better. Charot. Char lang. Ayun, doon naman tayo sa isang pangit na effect or pangit na nangyari. Lately, nitong Holy Week, nagbakasyon kami with the family and family friends. Kasama yung friends ko and yung family nila. So, marami kami. Parang nasa... In other words, sumabit lang siya. Ay, hindi ah. Hindi kaya, sumabit. Kami. Equally divided yung expenses namin, no? Dur. Okay. Anyways. Pasensya na po kayo, may kumakahol. May sakit, madam. Oo. May trangkaso po ako. Anyways. Ayun na nga. So, yung isang client ko, sabi niya, sabi ko kasi, kaya ko mag-work ng half day. 4 hours. Total pang gabi naman. Kasi lahat ng clients ko, US. So, walang ganap pag gabi. So, okay lang. Sabi niya, no, wag na kasi mag-enjoy ka na lang dyan, total slow naman. Eh di sige, hindi na ako pumasok for 3 days dun sa isa. Kasi ay, sorry, dahil snow naman. Dinig ko, dahil snow naman, may snow dito sa Pilipinas. Tapos dun sa dalawa, I mean dun sa tatlo, time sensitive kasi siya. Transaction. So, may mga deadlines, may mga contingencies, kineme. So, kahit na gusto kong magbakasyon, alam ko, ina-advise natin na ihiwalay yung personal sa work, pero lahat talaga sa akin nakasync sa mobile para nakikita ko kung may dapat akong action na urgent o wala. Mm-hmm. Choice ko yun eh. Mm-hmm. Walang pakialamanan, di ba? Oo, choice ko yun na ising ko lahat eh. Bakit ba? Sabihin nyo wala akong life. Eh, no ngayon. Basta gusto ko. May pera naman siya. Gusto ko, on top ako sa lahat na parang bago pa maging problema, alam ko na. Ayoko nung pag nandiyan yung problema tsaka ako nagkukumahog na kumilos. So, nakikita ko yung mga notification, email na may kailangan sagutin agad-agad and whatnot. So, ginagawa ko pa rin. In short, nagtatrabaho pa rin ako. Ang challenge is, yung nagtatrabaho ka, tapos sila, nag-e-enjoy, kitang-kita mo, well, tao ka lang, hindi ka maiinggit, yung totoo, na hindi ka maiinggit sa kanila na nag-e-enjoy sila habang ikaw nagtatrabaho ka, hati yung attention mo, mahahati talaga. So, ang ginawa ko, kinat ko na yung work ko, na yung dapat na bit-bit ko na trabaho, kinat ko in half, and then hinabol ko ng weekend. Kasi ang hirap pagsabayin. Magawa ko man siya sa gabi dahil walang happenings masyado sa gabi at tulog ang lahat, makakapagtrabaho ako. Pero kinabukasan, ang Tokyo, Japan naman ako, habang nagpapakaligaya sila, ako naman pipikit-pikit sa isang tabi, di ba? So, ang hirap pagsabayin kapag enjoy na lang. Huwag ka na magbit-bit ang trabaho kung kaya namang wag. Huwag na magpaka... Tsaka yung distraction. Huwag na magpakagahaman. Oo. Kasi yung trabaho ko... Yung trabaho ko hindi sa creative side. So, hirap para sa akin kapag hindi ako nakakonsentrate. At saka may personal thing ako na kapag wala ako sa mesa ko, hindi katulad ng pag nakaupo ako dito sa mesa ko na nakasi talaga ako magtatrabaho ako, bahala kayong lahat sa buhay niyo. Diba? Ang hirap iset nung mood sa trabaho kapag alam mong nasa environment ka ng pagpakapakaligaya, tapos ikaw nagtatrabaho ka, tapos lahat ng nasa paligid mo, eh parang chill na chill ang buhay. Ang hirap. So yung magtatrabaho ka nang nasa tabi ka ng pool or nasa tabi ka ng dagat, tapos may laptop ka. Simpleng kwentuhan lang, diba? Madali lang naman picture run yan eh. Ilang seconds lang naman na mag-picture ka nang nasa tabing dagat ka, nagtatrabaho ka, tapos na totoo ba na nagtatrabaho ka nga? Huwag ako. Tsaka hindi, sabihin natin na hourly ka, may clicks ka, may types ka, pero totoo bang may output ka? Baka nag-click ka lang, totoo yun. May hours ka. Diba? May so kung ang trabaho mo, quality ba?
Oo. Kung ang trabaho mo structured, huwag mo nang pangarapin. Yun lang. Lalo na kapag kasama mo, family mo, at kasama mo, family or friends mo, huwag mo nang ipilit. Kasi, mahirap kasi yung simpleng kwentuhan mo, lang. Oo. Hati yung oras mo sa trabaho. Hati rin yung oras mo sa pamilya. So, sa palagay mo ba, matutuwa yung pamilya mo na kasama ka nga nilang nagbabakasyon tapos nakatuto ka sa trabaho? Parang, sasabihin na, nag-work from home ka pa, eh, ganun din naman, di ka rin naman makapag-spend ng time with us. O, kasi, sinabi yan ng dalawang friend kay, sabi ko, hoy, hindi na ako makatulong sa kusina kasi tatlo kami magpa-friends and then kasama yung mga anak, pamilya nila. Sabi ko, hindi na ako makatulong sa kitchen. Eh, yung representative ko rin naman, si Christine, eh, medyo absent-minded din dahil busy sa ano, Mobile Legends. So, yung dalawa lang nasa ko. Yung dalawa lang nasa Mobile Legends. So, sabi ng dalawa, dito ka nilang magtrabaho sa harapan namin, basta nakikita ka lang namin, okay na kahit kami nang magluto. O, di ba, ang supportive nila. Kaya love ko sila eh. Ang galing-galing nila. Oh, kasi kung ako yan, kasi kung ako yan, hindi, tumayo ka, magdagdag ka rito na sibuyas, wag kang kain dyan. Saka yung sa atin, yung simpleng kwentuhan na ganyan, syempre may kausap ka eh. Kunwari nagtitype ka ng sasabihin mo or may binabasa ka, simpleng tatanungin ka lang or makikipagkwentuhan sa'yo, madaling mawala sa momentum. Mm-mm. Like ako kasi, pag writer ka, kailangan lagi na yung momentum pag nagsusulat. Pag nawala yung momentum mo, magsisimula ka sa simula. Oo. Correct. Mm-mm. At saka kasi may certain ano talaga eh. Imposible pero... Nasa sa sayo pa din eh. Ganito, pwede nasa ka naman na magsingit ka ng ilang oras lang. Huwag yung mahabang oras na, let's say, ang trabaho mo, structured nga, tapos may shift ka na, let's say, 8 hours yung shift mo doon sa client. Iuubos mo yung 8 hours mo doon sa, habang nasa bakasyon ka. Parang, pwede ka maglaan ng ilang hours. Like, 2, maximum 4 hours na detach ka muna sa mga kasama mo sa bakasyon. Pero ang hirap, nung full hour, full shift ka, tapos nasa bakasyon ka, hindi mo sila maasikaso, hindi ka nila maasikaso, detached ka, hindi ka nalang sana sumama sa bakasyon, di ba? Mm-hmm. Or it's mamili or ka, di ba? It's either sige, magpaalam ka, or magpaalam ka sa client mo na hindi ka papasok. May intindihan naman nila yun eh, kasi sila din naman nagbabakasyon eh. Di ba? Just make sure lang na kahit papano, may magko-cover din sa'yo na ibang ka-team mo, or parang slow days para hindi masyadong tambak yung trabaho, na aalis ka, ganyan. Or kung alam mo magbabakasyon ka, before ka magbakasyon, kung may dapat kang tapusin na. Tapusin mo na lahat. Tapusin mo na. Or humabol ka sa ibang araw kung ano, kung pupwede. As much as possible, huwag mong ipilit na pagsabayin yung bakasyon na trabaho. Kasi mahirap. Mahirap kasi talaga. Hindi dahil sa wala kang disiplina, pero kahit pa may disiplina ka, pero makonsensya ka dun sa kasama mo. Respeto ka sa client. Mahiya ka correct sa kasama mo at mahiya ka correct sa client mo. Kasi pareho na hati yung attention mo sa kanila. Kasi one kahit hour kang bayad dapat. Ka, so talaga, oo. Ayun, sorry, sumingit ako. So, kasi hindi, kung babayaran ka ng client mo lang per hour, dapat yung oras na yun, walang kahati kahit konting kwentuhan. So, yung oras na one hour na yun, dapat talagang sa kanya nakatutok yung ano mo. Wala kang ibang kausap. Kasi binayaran yung oras mo ng buo eh. Buting sa akin per project. Oo. Sabihin man natin na nagkikwentuhan lang kayo, hindi rin kaya mahirap rin kaya mawala sa concentration pag nagkikwentuhan kayo. Kasi may titigil ka kahit 5 minutes lang natitigil ka. Tapos yung mga paunti-unti, one minute, ganyan. Lalo na kung nakarinig ka ng kwento. Nakarinig ka ng kwento, nakakatuwa. Hihinto ka talaga eh. I mean, hihinto ka. Hindi pwedeng, oo. So, tsaka yung quality of work, masasacrifice. Pero, hindi mo rin, kasi hindi rin naman pwede yung ginagawa ng iba na solo nila yung beach, di ba? Tapos sila lang yung nagtatrabaho. So, ano, may island sila? Diba? Tsaka plus. Masasakay ng beach.
Okay, tsaka yung technology pa. I mean, yung availability din lang ng internet. Buti sana kung kahit sa ang sulo ka ng Pilipinas pumunta, nasa, meron ka. Nasa Pilipinas pa tayo. Yung mga ano, isang picture, wag kang maniniwala na for every 8 hours na kaganon siya, siya lang. Na hindi siya na-distract. So, most probably, ano yung trabaho nun? Yung parang magbenta ng ano niya. Hindi, joke lang. Yung trabaho. Huwag kang papabula. Utay-utay lang yun nun. Oo, pwede yun sa per project. Yung walang oras na inaano. Oo. Walang oras na kailangan na ka-log in. Hindi ako naniniwala na gano'n. Di, tsaka, kahit gawin mo siya sa per... Yung kasama ko. Nagtatrabaho pwede. Ako. No, pero ako kasi ano, yung ligtas lang ako sa trabaho ng ano, sa kusina. Ang magagawa mo lang talaga, ako kasi ang magagawa mo lang anytime anywhere, isang magagawa mo lang talaga is to monitor. Pero yung quality of work nakadepende siya sa ikaw mismo, sa tao, sa kung ano yung trabaho mo, sa technology na kailangan mo sa trabaho mo. Kasi kunyari yung mga kailangan mo talaga ay malaking gamit, let's say, alam naman bitbitin mo yung desktop mo, bitbitin mo yung ganito para magawa mo yung trabaho. Mm-hmm. Yung mga bagay na hindi mo siya magagawa sa labas. May malaking extension ka papunta sa shore, di ba? Oo, yung mga, so, kumbaga, huwag tayong magpadala doon sa ito na lang. Isipin mo na lang, naka-laptop siya. Kung seryoso siyang nagtatrabaho, ilang oras lang ang kaya ng laptop, ng charge ng laptop na naka-data ka pa. Sige nga. Correct. Yun lang. Diba? Nasa white beach ka. Nasa ganon. Diba nasa ganon kami? Ang layo niya sa shore. Beer ang layo niya sa ano. Sa ang layo mo sa hotel, sa cottage. Oo. Sus, wag ako. So, imposibleng hourly na buong 8 hours na kaganon siya. At saka anong saysay ng 8 hours na pagtatrabaho sa dagat? I mean, doon tayo sa totoo. Ay, pa nasa dagat ka, nasa gitna ka ng bundok, nasa gitna ka ng kung ano man yan. Hindi mo naman na-enjoy yung paligid kasi nagtatrabaho ka pa din eh. True. Ano ha, sa akin, parang kahit dahil mo ako sa magandang lugar, kung nagtatrabaho pa rin ako, wala akong oras i-appreciate yan kasi nagtatrabaho pa din ako. Ganun yung mindset ko eh. Alam, okay, ramdam ko yan. Okay pa yung nasa kotse. Yung nagsicheck ka ng email sa kotse, tas tulog yung mga kasama mo. Sige, go. Pero kung nandun ka na, medyo... Mahirap naman. Parang bumiyahe ka lang, gumastos ka para magtrabaho, magtrabaho rin. Magtrabaho sa ibang lugar. Hindi mo rin na-enjoy. True. Ramdam ko pwede, yan. Ha? Hindi natin inaano. Hindi natin pwede, pero maliit yung depende possibility. Sa'yo. Hindi kasi ganito eh. Yun yung pinagsisinter ko dyan eh. Yung, kung, hindi kasi yung, siguro, hindi, madam, sorry madam. Pag ina-advertise kasi nila, parang ganun kadali eh. Parang ganun. Parang yun lang. Hindi natin sina... Oo, hindi natin sinasabing imposible, pero mahirap. Hindi kasi, it takes a lot of courage. Hindi yun, hindi yun totoo. Lalo ano ah, hindi, kung ganun ako, sasabihin ko hindi talaga totoo yun as a freelancer. For sure kasi may passive incomes na yung mga yan. So paano sila kumikita? Yung vlogs nila, yung YouTube nila, yung courses nila. So hindi nyo naisip na nagbabayad kayo sa courses nila para makapag-travel sila. Magbakasyon so, sila. Anong trabaho nila? Hindi sila nagtatrabaho dahil binabayaran nyo sila, may pera sila pang-travel. So, hindi sila magka-client. May pera na sila eh. So, tsaka may passive income sila. Hindi sila freelancer. Which is kayo. Kayo yung passive income niya. Educators sila. Talaga. Hindi sila freelancers. Yeah, so, educators ano sila? Entrepreneurs. Ay, excuse me, hindi rin sila educator. No, hindi sila educator. Ito yung papayag. May business. Oo. Business na kasi yung... ano eh. Hinabol ko. Hindi pwede... Hindi pwede pag... Ano? Hindi pwede pag pure freelancer. Pag pure freelancer? Freelancer. Hindi siya pwede kung pag pure freelancer ka, tapos structured. Mahihirapan ka. Lalo kung kunwari may anak kang bit. Oo. Tapos naglalaro yung anak mo, hindi ka, konting tingin mo sa laptop. Nga, ano mangyari sa anak mo? May yayay na akong kasama, te. Hindi, may yayay na akong, hindi pa rin ako. May nag-agree. Hindi pa rin may ako may kasama, na yan, diba?
Gusto ko yan, ha ha ha, hindi sila educator. Yes, gusto niya. Tapos yung isa, ang dami, bahay pa lang ang dami ng distraction, so paano pa daw kung sa labas na? Pag sa labas, oo. Yes. So wag kayong papabulag sa ads. Huwag kayong papabulag lalo sa ads. Sasabihin niya sa'yo, work 4 hours sa beach, tapos earn 6 digits. 6 digits? Ano ginawa ang kapeta ka ng laman? Gagaano siya, freelance webcam model. Model. Webcam model. Diba? May nag-offer sa, itong itsura kong to, te, may nag-offer sa akin ng $20 per hour, putang ina niya, diba? Sorry. Para? Napumura ako, pero, webcam freelance model. Ay, wow! Wow! No. Asa ba naman ang taste nun? Diba? Ang mga touring girl talaga, mahilig sa exotic. True. Na-insulto ako, te. Meron ako nabasa. May nabasa ako, gusto niya yung feet, yung mahilig sa paa. Gusto niya lang ipakita mo yung paa niya, mo sa sa... Ay, sa kung yun din lang, why not? Paalam naman pala eh. Go, titigan niya yung ingrown ko. Tapos every day gusto mo iba pa kulay ng kuko. Ay, ako wala problema, just go. Gusto pa niya magpa-puts pa ako gabi-gabi para sa kanya. Mm-mm. Hindi, so mabalik tayo. Mga naka-ano, alam mo yung uupo ka sa magandang couch, meron kang Mac. Ano lang yan? Dahil isipin nyo, may mga nauuto, so kaya sila nang uuto. Excuse lang sa mga may Mac, hindi ko nila lahat kasi hindi naman lahat ganito. Pero kasi meron naman talaga may mga karapatan na mag-Mac. And I know some na talagang, iba din kasi talaga yung gusto mga Mac talaga din nila yun. Oo. Kahit ako, pang-design talaga ang Mac eh. Oo. Nabubulag na akong bumili eh, kaso naglabas si MSI ng magaan eh. Kaya, balik ako sa MSI. Anyways, yung mga nasa beach, tapos naka-MacBook, or nasa bonggang couch, nasa hotel, naka-MacBook. Sorry ah, tamaan yung tatamaan. Pero kung hindi kayo to, huwag kayong tamaan. Wala kayong karapatang okay? Magalit. Kahit may Mac kayo, huwag kayong magalit kung hindi kayo to. Ang magagalit lang yung tatamaan. Bakit ba ang beach at ang MacBook, 'di ba? Ay parang naging status symbol ng isang successful na freelancer. Mm. 'Di ba? Bakit ba? Try nga natin magano din tayo, huwag tayo sa beach. Sa ilog tayo, tapos maglabas tayong desktop. Habang naglalaba, gusto ko yan. Oo. That's my desktop. Sign of success. Bakit? Sa ano nga, sa sapa, para may mga bato-bato, di ba? Oo. Bakit ako nakatapis? Nakatapis pa tayo, tatlo gumagano'n-ganon pa. Oo. May palo-palo. Tapos gusto ko yung banyerang ganon-ganon, yung parang tansan. Tansan, oo. Gwagano, kamusta na mare? Sandali lang, may client ako ha. Tapos sasabihin niya, huy, huwag ka maingay, magpalo-palo mo, may call ako. Ganyan, oh. Oh, yeah. alam mo yung kilala mo siya ng simula, tapos naka-ano siya, yung unang picture, parang ibang laptop. Tapos nung nagkaroon na nagbabayad sa courses, aba, nag-mock na. Oo. Pero nagkakakitaan naman niya yung courses. So, hindi yan. Naka-MacBook Air na. Charot. Sino ay, wow. Sino ba ito? Itago ba natin sa pangalan? Ito ba yung, di ba siya yung sinend kong screenshot lately na naloka kayo? Ayan. Oo. Yung dahil nga yung pusa niya namatay kasi masama ugali. Diyos ko, maloka ako. I swear. Namatay yung pusa kasi masama ugali. I'm sorry, friends. Pero Diyos ko, ang pangalang. Kakabuisip. Animal lover ako, pero... Ako mahilig ako sa... Hindi, ngayon ko lang nalaman na cat person pala ako. Dati kasi puro kami. Okay lang yun. Tapos nakapulot kami ng pusa. Si Dash Cat. Si Dash Marinas, kaya siya naging Dash Cat. Si Nat Cat sa National Bookstore. National. Yes, si Nat Cat sa National Bookstore. Tapos si Cub Cat sa Cubao.
Podcast. Nakakabuwi. Nakakabuwisit yung pangalan. Nakakabuwisit. Ayaw mag-isip. Alam mo, hindi pinag-isipan. Ayan. So, pero, okay. So, alam natin na balik hindi na, tayo, nga siya balik pwede. Na. So, hindi nga siya pwede. May mga limitations so, siya. So, yun yung realidad. So, tanggapin natin. Oo. Oo. May mga so, unless, limitations ano, siya. Unless single ka, tapos mag-digital nomad ka nga. Pero kailangan lang isipin mo na... Hindi mo kasama yes, family and, mo. And kailangan isipin mo na hindi lang ano, hindi lang freelancing ang dapat mong pagkakitaan kasi kailangan mo bumuo ng passive income. Para makapag-beach ng ganyan. Para may pumapasok sa isip mo, oo. Para may pumapasok na pera sa'yo. So ano ba yung passive income ng iba? So, syempre isipin mo kung paano sila kumikita at pwede silang mag-ganon. Kasi, ano ba? Nagbebenta ba siya ng kung ano-ano ng pampaputi? ng supplements? Nagaganon ba? So, nagbebenta ba ng kung ano-ano? So, isipin mo, hindi lang freelancing ang pinagkakakitaan ng mga yan. Kaya kaya nilang gawin. So, kung gusto mo siyang gawin, kailangan mo mag-secure ng ano. Kailangan mo mag-secure ng other passive incomes para may pumapasok siya. Pag para may pumapasok sa'yo ng kahit ano. Ano mo yung... At saka ano? Yung saying na ano. Oh, sige, mamaya. Konti lang naman yung araw. Dali may saying. Dali may saying. Oh, saying. Dali lang. Bago mag-saying kasi lalayo na eh. Kaya kailangan ko isingit ngayon. Lalayo na tayo. At saka ano? Dali. Pero wag ka. May trangkaso yan. Nagpupumilit. Oh, diba? So, ilang... Sa isang taon, ilang araw ka lang naman magbabakasyon. Eh, manong ipagpaalam mo na lang kay client at umabsent ka na lang, diba? Huwag masyadong gahaman. Gahaman ilang araw lang naman. Oo, kasi no work, no pay tayo eh. Ilang araw lang naman yung mawawala kapag nagbakasyon ka, diba? Ilang araw lang mawawala sa income mo. Ang kapalit naman nun, kasama mo family mo, kasama mo friends mo na magbabakasyon. Which is the primary consideration kung bakit ka nag-freelance. Kung bakit ka nag-freelance. So you can spend time with your loved ones. Ano na natin, tapos, ibigay diba? Mo na sa loved ones mo na yon. Magbabakas mo na sa kanila. Kasama sila, yes. Tapos hindi ka naman makakonsentrate kasi sa kanila. Baka kasi baka mamaya sa bahay, ka. Puro ikaw nandun. Ay, puro puro matrabaho sa bahay. So, sasama ka nila dun, puro ka pa rin trabaho. True. So, wala rin nangyari, ganun din. Balikan na lang daw sa corporate. At least pag absent ka, absent ka. Pinila nag-comment. Yung tawag daw doon sa palo-palo sa kanila, pamugbog. Yan yung gagamitin niya sa boss niya. Yan yung gagamitin niya sa boss niya. Banyera? Ano yun? Palanggana? Palanggana, ay banyera. Yung, so yun. Yung, ano, yung silver. Yung parang ditanchan. Yung mukhang tanchan. Pero okay, yung desktop niya, gaming desktop. Ito pang ending, he. Wow. So, ito. Sabi niya, si Warren Buffet, ano? So, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Sabi niya. So, yun yung sinasabi natin na passive income. So, kung balak niyo mag-travel while working, kailangan mag-pursige muna kayo mag-build ng passive income kasi hindi yan ano get rich quick na schemes eh. So tinatanim ang passive income, tatanim mo effortan mo hanggang ma-reap mo yung benefits. So pag ma-reap mo na yung benefits, kumikita ka na, sige go mag-travel ka na kasi kahit hindi ka mag-work and hindi ka nakatutok sa laptop, may pumapasok na pera. May papasok. Pero kung sa atin ngayon, pag hindi ka nagtrabaho, walang papasok. So, yun yung totoo. Yun yung kailangan natin panggapin. Kung hindi pwedeng Yun yung realidad. Yun ang yes, oo. Yun ang reality. So, talaga, in English ko yung sinabi mo. Oo, nga, napakawalang hiya mo. Sorry. So, yun ang, kasi sabi natin kasi sa title, reality. Reality. Isa, I think, isa pang... Advertisement lang yan nasa beach na may MacBook na yan. Kaya maniwala dyan. So, kaya ginagawa niya, nagpapaalam siya. Parang yung umalma siya, ano? Yung burger sa ano? Yung burger sa, diba? Yung burger sa, ano to, sa tarp, sa EDSA. Ang ganda, diba? Ang laki. Tapos pag binili mo. Yung Big Mac, pag binili mo, kasya lang pala sa bibig ko.
Diyos ko. Parang ganun yun. So, advertisement lang yun, nasa beach na may MacBook. Siyempre, kailangan mo kasing ano eh. Isipin mo, ba't kailangan mo maghatak, di ba? So, baka mamaya, mauutuin kayo, ganun. So, kailangan din natin isipin kung bakit minsan eh. Kasi, di ba? Lahat naman may reason. So, ba't ka nag-post ng ganun, nang hindi ka naman nagtatrabaho, di ba? For sure, kasi ano lang yun, photo op, tapos isasara na yung laptop, di ba? True. Tapos hindi na magtutuloy yun. Acknowledge ko lang si Bong, watching daw from Wakanda. Eh di, wow. Huwag na. Ba't naman kasi ina-acknowledge pa yan? At saka si Loren, di ba? Hello, Baxi, Sir Jeff, and Miss Rhea, may heart pa. Ayun. Oh, di ba? Pagdating kay Nisa Baxi sa atin Sir Jeff tsaka Miss Rhea, wow, ang galang-galang. Yes, kagalang-galang daw tayo. Cute na bakla ako. Ayun, so sabi ni Baxi, Baxi maliit. Baxi maliit na bakla. Oh, dahil si Bong bumawi siya, oh. Love the color, color mo. Ay, kasi hindi kayang gawin ni Bong 'yan. Hindi yan kayang gawin ni Bong. Okay. ayun lang. So, sige. I think isa pang realidad na kailangan din nating pag-usapan is yung, ano, yung kung gusto nating magtrabaho sa kahit saan, kailangan nating mag-invest in technology. Kasama yun eh. Tama, di ba? Tama. Kailangan mong mag-invest. Hindi po pwede na mag-freelancer ka tapos yung gamit mo hindi umaangat. Tama ba? Di ba? Kasi parang kasama siya. Kung gusto mong magtrabaho kahit saan, kailangan yung mga bagay na gamit mo depende din sa work. Pangmatagalan. Dapat magawa mo yung work mo dun sa gamit na gamit mo. Kasi ako, iPad, okay na. Kasi, may work ako na sa Facebook lang niya binibigay yung article. So, bigay niya yung link, gagawin ko, i-upload ko sa WordPress niya. Tapos, siya na rin yung walang pictures, upload, isusulat ko lang siya doon. Tapos, sasabihin ko sa kanya na nasa draft na. So, okay na yun, nakapagtrabaho na ako. So, ang sa akin kasi, parang on-call, pag may nakita siyang hot topic, sasend niya sa akin. Gawa agad ako. Hot topic, wala akong gawa. So, pwede ako sa beach. Oo. Kasi, pag nag-message lang, di ba? Pwede ako sa beach kasi ayoko dapat sa beach. iPad mo waterproof, charot. Pero ako like for example ako ang pinakamaganda kong investment talaga na natutuwa ako yung telepono ko, itong Samsung S9 Plus. Yung tripod, $399 lang yan. Pero yung telepono, kasi nung nakaraan, ginamit ko siya kasi ito na yung dinadala ako, hindi na kala ng laptop sa school. Samsung kasi, pagka kinonect mo siya sa TV monitor, may desktop form siya. So, para ka na rin nasa computer. So, bibili ka na lang na screen ko. Sa akin, importante, especially telepono. Bumili kayo ng magandang telepono. Mag-invest kayo sa magandang telepono. Kasi yan yung magsasalba sa inyo pag nawala yung laptop niyo. Kasi usually, yung pwedeng magtrabaho. Usually kasi na hotel may TV eh. Skype kayo, gano'n. Oo. Tapos lalo na kayo may mga ATM, suggestion ko. Na sila. Oo. Pwede na. Meron ka lang. Ako. Diba? Yung may connector. Ako ginagamit ko yun. Phone to HDMI. Oo. Meron na ako yan eh. So, essentials ko yung phone, wireless, keyboard, importante. O kahit keyboard, importante. Keyboard, yan. Importante yan sa buhay ko. Wireless na mouse. Ano pa ba? Ito, ako nakalabas talaga lahat ang gamit ko kasi na-feel ko magde-demo ako eh. At saka, ang pinakamahalaga, nasa na ba yun? Ito. Kasi may pang-connecta ako sa TV, sa HDMI, sa projector. Meron akong pang audio at meron akong pang mouse, kung ano-ano pa. So, saksak ko lang siya. Mabubuhay na ako. Pwede na ako magtrabaho with just para these four. Makakapagtrabaho na ako. Yan yung meron sa Samsung na maganda, na wala sa ano to? Lazada lang to, Day. Lazada hindi, lang. I mean, na pwede sa Samsung. Sa Apple kasi hindi. Ang Apple maarte. Pero...
Pero yung okay ganito lang, ng Apple. Kasi sila naman. Oo. Yung ganito ng Apple na binili ko, 2,000 mahigit. Ito sa Lazada ko lang binili for an Android phone na Type Apple. C. Oo, pero 2,000. Kasi ang Apple pero hindi tumatanggap ng peke, alam mo yan. Oo, I know. Kanya kan ano. So, ito 199 or 200 ko lang nabili sa Lazada nung nakaraang sale. So itong apat na to, kasi yung phone, yung Samsung S9 Plus ko, binili ko yung pinakamatindi, 258 GB, bilis, dual SIM. Anong tawag diyan? Memory. Bibili ako niyan. Anong tawag diyan? Baho, just with these four. Ha? Hello? Hello? Ma? Anong tawag dyan? Eh, ano sabi ma? Anong tawag dyan? Bibili ako nyan. Adapter hub. Hub. Okay. Sige, bibili ako nyan. 2,000 lang bumili ba? Bumili na siya. Okay. Tingnan mo ng clip. Ay. Eto. Yan ang aking apat na gamit. Kung magdadagdag pa kayo, isa ito po ay 62 GB USB. M2M, M&M. Meron na ako niyan. Bukaan talaga. M&M. Ayan. So, ito yung aking essentials. Yan. Di ako magtrabaho kahit basta may saksakan. Na, kahit phone lang ang gamit. Ikaw, Rhea, ano ang iyong essentials na may share natin? Eh, yung laptop ko naman, okay lang. Nakakasabay naman siya anywhere. Kasi medyo magaan naman to compared dun sa mga gaming laptop ng MSI. So, okay lang siya. Plus, mayroon akong iPad and yung phone ko. Ito, yun talaga yung reason, yung work ko, bakit napashift ako from Android to iOS. Kasi, puro US yung clients ko, di ba? Eh, alam mo naman sa US, more on iOS sila talaga. So, majority ng tools and apps na ginagamit ko, merong iOS version na app. So, kahit sa phone, keme lang ako. Kung hindi naman, kung wala namang app, browser. So, okay lang. Internet. Yes. Nag-subscribe ako sa Smart Enterprise para only yung data ko. So, anywhere talaga. Okay lang. Walang capping, walang ano. Okay. Walang problema sa internet. Kasi diba dati nasa tricycle ka, kausap ka namin. Oo. So, nawawala ka ba, Cracker? Kala ko nilamong ka ng ano. Diba? Kala ko nilamong ka ng lupa eh. Hindi. Andito ikaw, Nizza, ano ang magtatrabaho ka sa labas? Ano yung masasuggest mo na investan nila? Dala ko. Ay, hindi ko ako, dala ko kasi, ano, nakita mo na, diba, dala ko yung aking, ano, yung mga kulay pink niya. iPad, oo. Kasi, ito. Lahat ng kulay pink niya. Yes. Yan. iPad siya. Tapos nag-invest ako dun sa ano, yung keyboard para sa iPad na pag sinara mo siya, para siyang laptop. Oo. So, ano siya? May ganyan na kung nasira sa akin. Nag-invest ako sa kanya kasi meron siyang backlit keyboard. So, pag ginamit mo siya, para ka lang may laptop na dala. So, nagmukhang MacBook mo, yung ano, iPad mo, yeah, diba? So, hindi ko kailangan ng MacBook. May ganyan ako eh. O, diba? Para ako naka-laptop na ano. So, hindi ako mahihirapan mag-type sa ano. Sa... Hindi po kami namin na sinishare lang namin. Oo, yun. So, ano lang. Nagyayabang po kami. Akin, charot. hindi ako nagyayabang kasi ano. Ayun. So, ito kasi... yung business ko, sticker, nagyayabang ako ng sticker business ko, meron akong sticker shop, bili kayo ng stickers, so, yan. Para dun kasi yung Procreate din, so, para nakaka-create ako ng designs habang nasa labas with yung Apple Pen. So, tapos habang walang binibigay ng article yung client ko, nakakapagsulat ako, nakakapag-create ako. Tapos, pag may binigay, edi, ano lang, lipat lang din dun sa ano, lipat dun sa word, ano tawag dito, pages, para makapagsulat. Ayun. So, tapos yung siguro masasuggest natin sa kanila nga is, secure muna yung internet na gagamitin nyo bago kayo mag-attempt na mag-travel. Kasi, mahirap ang internet dito sa Pilipinas, saan ba malakas, di ba? So, laging problema ang internet. Pero si Rhea, maganda yung internet ni Rhea, di ba Rhea? Yung sa'yo? Yung business yung plan mo? Oo.
Share mo nga yung business plan mo. Hindi ako nire-replyan yan eh. Anong hindi? Diba sabi ko sa'yo, may message, in-email ko sila, hindi ako nire-replyan. Baka ayaw nila sa akin. Sabi mo, kung walang pambayad to, wag na nga to, sabi. Through PLD. Ikaw daw, yung mukhang daw niya kasi wala naman akong bracelet nun. Goma lang. Goma yun sa akin. Ang bracelet. Oo, wala akong bracelet nun. Leche kayo ha, inaano nyo ako ha. Anyways, ano yung through PLDT ko yun in-apply? Through PLDT ako nag-apply, oo. Basta kailangan mo lang kasi business registration. Yun. Maganda siya kasi, ano, unang-una, since iba yung server na kinakabitan ng enterprise, konti ka agaw mo sa connection talaga. Hindi ka tulad ng consumer. Sanda regular, consumer. Server. Oo. Kaya ayun, kaya maganda siya talaga. Tapos yun nga, wala siyang cap. Hindi ko alam kung hanggang kailan siya walang cap, pero wala siyang cap, ang saya-saya. Siguro naman hindi sila magka-cap dahil business ano nila, ang target nila. Enterprise sample ni Madam eh. Ay, bakit si Globe? Kahit business may ano, may talaga? May cap. Ay, sabi, enterprise ang target kasi talaga si ano eh. May cap si Globe kahit enterprise. Masyado siyang gahaman. Char. Gahaman si Globe. Ayun. Pero, true. Gahaman. Kasi si ano, wala eh. Si so yun, yun yung aming share makakagamit kami. Oo na. Yun ang realidad. Oo. Oh, mag-Tagalog na tayo ah. Yun ang realidad na ano. Oo, ng work anywhere. Huwag kayong papabulag sa advertisement. Reality versus ano yan. Expectation versus reality yan. Diba? Yung type ng type dyan. Ako. Naninermon ako. Ay. Ayun. O ano na. Tahimik. Kanina sabay-sabay tayo nagsasalita. Ngayon lahat tayo tahimik. Totoo. Habit talaga natin magsapawan. Mm-mm. Gusto lang talaga natin magsikon. Oh, nawala siya. Nawala yung isa. Siya pala yung nawawala. Sabi niya sa'yo, nawala ka daw eh. Siya yung nawawala ng bintang pa. Bakla. Bintang era. So, ano, siguro ano na natin, wrap up pa natin. Na hindi natin sinasabi na hindi pwede. Teka, hintay natin siya. Oo. Baka sabihin na so, naman hindi niya. Natin, oo, baka naman, ano yun na naman tayo. So, hindi natin, hello. Kung walang yak kayo. Sa kagaling. Yeah, inayos ko lang yung internet ko, nagalit si Globe. Dami ko daw kuda. Bakit mo daw kasi nilalait si Globe? Oo, bakit ko daw nilalait? Gahaman. Oo, tinanggalan yan, tinanggalan ka tuloy ng ano connection bigla. lumipatuloy ako kay Smart. Oh, di ba? Ayan. So, kala ang dami na nating commercial eh, no? Ang dami na nating binanggit na product dito. So, ayan. Maganda din naman. Sige. So, sana ba, so, sana pwede naman akong bayarin ni Smart, charot, for investment. So, dami mo nang dami mong kinikwento yun eh. Oo. So, ano, ano to? natawa ko kay JB, sabi niya, ma-check nga yung Slack, baka ako yung sinesermon. Ma-check daw yung ano? Yung ano Slack, check niya? Namin. Hindi kasi kanina namin. Si Nizza type ng type. Sabi ko, sino yung type ng type dyan? Sabi ni Nizza, nanenermon daw siya. Ayan. Alak na tinapay, nanenermon. Hindi, ayan. So, yun, wrap up na natin. So, sinasabi namin kanina na hindi natin hindi natin sinasabi na hindi pwede at hindi natin sinasabi na yun talaga ang nag-iisang reason kung ba't nila ginagawa yun. Mm-mm. Pero merong merong mga for show lang kasi talaga. So we have to be meticuloso at meticulosa kapag nagtitingin sa ganyan. Hindi pwedeng gullible ka kasi mapapaniwala ka agad. So, na ganun yung lifestyle na gusto mo. So, ang kasi freelancing, hindi siya, yes, totoo yan. So, pag sinabi mong freelancing, hindi yan ibig sabihin na work sa beach na talaga agad, ha?
So, hindi ganun yung ibig sabihin. Yan so, ay, yan ay mga benefits. Yan ay mga benefits na naririp mo pag nagtrabaho ka ng maayos. Pero hindi siya nakukuha ng agad-agad na nag-freelance ako today, pwede na akong pumunta sa beach. Yan yung mga benefits na yan, nakukuha yan over time kapag nagtrabaho ka ng maayos. Alam mo, yan yung ano, yan yung isa pang problem ko. Nagpipaint kasi sila ng wrong impression sa mga newbies. So, si newbie, magpapunta dun, mag-freelancing, wala pa siyang alam, magsiset siya ng $20 rate kasi daw, I know my worth. $20 ang worth ko. So, pero walang alam, Diyos ko. So, kasi akala nila, pagpasok nila sa freelancing, yun na yun. At hindi mo pwedeng humingi ng mababa dahil binababa mo yung ano, kung ano mang gusto nilang ibaba. So, yun. So, nagpe-paint kasi ng wrong impression, kaya namin pinag-uusapan. So, ang reality is, posible siya, pero hindi lagi. Lalo kung wala kang... At hindi agad-agad. And structured ka. Yes, oo. And hindi agad-agad. Hindi porke ano, so, mataas yung singil ng freelancer na kapareho mo ng job description, eh ganun ka na rin sisingil, tas kakadating mo lang. Walang standard rate ang freelancers. Wala, yung pinipaint nilang, yung pinipaint ng mga yan na sa inyo na buhay standard kailangan know your worth. Ganito halimbawa kailangan as a transaction coordinator kailangan $20 per hour ka, walang ganun, walang standard, kani-kanyang singil yan, kani-kanyang trip yan. Hindi. Ako ang issue ko naman sa ganyan, and dito na rin siguro yung last word ko, is yung lifestyle kasi na pinipaint ng mga ganyan ay yung lifestyle na meron na sila ngayon, no? Or yun din yung lifestyle na gusto nilang mainggit ka para pumunta ka. Pero tatandaan nga natin na yung lahat ng nakikita niyong maganda, yung iMac, yung pagtatrabaho sa beach, yung pagtatravel kung saan, yung kotse, lahat ng financial gains na nakukuha sa freelancing is nakukuha sa tagal. Depende yan kung ano yung trinabaho mo, kung magaling ka magtrabaho, maganda ka magtrabaho. Maayos ka ba magtrabaho? Binibuild. So ako, kung gusto mong magtrabaho kahit saan, ang unang-una mong kailangan isipin is, may disiplina ka ba? Kasi kung sa bahay pa lang, wala ka ng disiplina, kahit saan ka pa ilagay, kahit saan ka pa magtrabaho, hindi ka makakapagtrabaho. Number two, accountable ka ba? Are you accountable sa quality ng trabaho mo? Kasi kung hindi ka accountable, maraming pwedeng rason. Tandaan natin, maraming paraan. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Madaling gumawa ng rason. And people will do reasons. So kung hindi ka accountable, madaling gumawa ng rason. So yung accountability mo sa trabaho mo. And lastly, respeto. Respeto sa client mo, respeto sa katrabaho mo, tsaka respeto na rin sa'yo bilang freelancer. Sa pamilya mo, sa mga pinapakain mo gamit yung pera na yan. So, kumbaga, kung may respeto ka, magtatrabaho ka, pagtatrabahoan mo yung pera mo ng maayos. Lastly, kung gusto mo rin magtrabaho kahit saan, kailangan mag-invest ka ng gamit. Kasama yan sa buhay natin as freelancers. Eh. Kailangan natin mag-level up. Kasi nga, wala tayo sa opisina. Wala tayong IT department. Bibigyan tayo ng bagong desktop at bagong laptop kung sira na yung laptop natin. So kung gusto nating magtrabaho kahit saan, kailangan ilaan natin sa gastusin natin yung pagtaas din ng technology na meron tayo. So yun, sa akin yun. Pag meron na kayo noon, tapos naiintindihan niyo yung trabaho niyo, naiintindihan niyo yung demands ng trabaho niyo, naiintindihan niyo yung requirements ng trabaho niyo, pati ng kliyente niyo, malalaman niyo kung kailan at saan kayo o pwedeng magtrabaho kahit saan. Ay, last na pala. Last tip, huwag kayong masyadong gahaman sa pera. Yun, sa akin, importante. Huwag kayong masyadong sensitive. Huwag masyadong gahaman sa pera. Huwag kayong masyadong weak-hearted. Parang excuse na rin dun sa mga nag-quit sa training. Huwag masyadong softy kasi kunwari training pa lang to tapos onting nahirapan lang kayo, nag-iinerte na kayo, nanunumbat na kayo. So paano pa kung client na yan, 'di ba? So kailangan which is hindi niyo pwedeng sumbatan si client. Yes, yeah, so ako sinusumbat-sumbatan niyo pero pag client 'yan ako, tanggal kayo agad. Ligwak so, na kayo lahat, nahihirapan pa kayo sa susunod na client. Ayusin nyo kasi yung review nyo, pangit yung ibibigay ng feedback ng client nyo sa inyo. So, ayun. So, respeto lang din sa client and be accountable and sense of ownership.
Hi, Bong. Kay Bong galing yan. So, yung sense of ownership. Wow, galing kay Bong. May kinontribute si Bong. May kinontribute. Ang smart. Alam mo, minsan dapat talaga isama natin si Bong dito eh. Yes, oo. Kasi pa ba tayo? Pero kailangan natin na mas malapad na screen. Mas malapad. Baka maging apat na ganun. So, yun. Ano natin? So, sense of ownership. Kasi ikaw yung pinagkatiwalaan. I-own mo yun. Wag mong i-down yung sarili mo or wag mong ano to? Wag mong pakilaman yung iba. So basta yung sa'yo. I-make sure sa'yo. Mo gagawin mo lahat ng kaya mo sa'yo. Sa'yo yan. And wag kang matakot na gumalaw na parang ay baka magalit. Ay pwede ko bang galawin to? Kasi sa'yo nga yan eh. Kasi gawin mo yung pwedeng yung alam mong makakabuti dun sa binigay ni client sa'yo na trust. Ayun. Tsaka totoo yan, parang do not sign, do not put your name on anything na hindi ka proud na ginawa mo. Uh-oh. Ay, kung magbabakasyon ka, tapos gumawa ka ng trabahong wardi-wardi, walang ka-quality-quality, tapos isasubmit mo, tandaan mo, pangalan mo nakadugtong dyan. Pangalan mo yun. So, and, pag nakita yan na walang kwenta, nakadugtong yung pangalan mo dyan. Yung nakasubmit, oo. Yun yung lagi kong sinasabi. Okay ka sa ganyan. Nagtatanong sa akin na ano yung pinaka ano parang pinaka importante para sa akin nung pinasok ko yung freelancing, sabi ko pinaka importante sa akin yung pangalan ko talaga, parang anything na pwedeng makasira sa pangalan ko ay sorry, talo-talo tayo, wag na wag. Away-away tayo. Hi Nila. So si Nila alam may yung laban na ano ngayon para sa pangalan niya. Kahit si Nila yung may inilalaban. Oo, Nila! May inilalaban. So, go cheer. Ayun. So, kaya. Yung kahit, kaya mo yan. Di bali nang mag-sacrifice ako ng konti na ako'y mag-exert ng effort, ng extra time, na kahit hindi mabayaran ng bawas ka ng oras na ginawa mo. Oo. Diba? Oras. Oo. Okay lang. Magbabawas ako ng oras. Halimbawa, 9 hours ako nag-work sa client. Tapos parang feeling ko naman yung output ko hindi naman pang 9 hours. Babawasan ko talaga. Hindi ka rapat-dapat. Napatawarin po natin. May kumakahon po. Ayun. Kasi ang iniisip ko, okay. Ayokong magkaroon ng kahit katiting na window yung client para pagdudaan ako. Ayun. As so, in, kahit maliit, huwag. May mga entitled masyado na tao. Yung parang feeling nila hindi sila pwedeng pahirapan. Yung konting hirap lang, parang ang taas na lang tingin nila sa sarili nila. So, may mga ganun kasi. So, kailangan nating bawasan yung pagiging entitled natin. So, pag sa client, business mo yan, and kailangan pareho kayong nag-a-adjust ng client. Hindi pwedeng sabihin hindi po na, pwedeng ipa-fire niya. Oo. Isa pang adjustment. Ay, nakuday, walang ganun. Isa pang adjustment na ginagawa ko sa client is, hanggat po pwede na hindi na ako magpa-train sa kanya, hindi ako nagpapa-train sa kanya. Ayokong sayangin yung oras niya. Sayang yung oras niya, no? Unang-una, kung ite-train ka pa niya, wala kang karapatan na maningil sa kanya ng mahal. Kasi ite-train ka niya eh. Oo. Pangalawa, sayang yung oras niya ng pag-train sa'yo. Salit na nag-jump ka na sa moving bus na yon yung pagpasok mo, trabaho ka na. So, as much as possible, hindi ako nagpapa-train sa client. Halimbawa, bagong state yung hahawakan ko na transactions. So, bago sa akin to. Sabihin ko, sa una, mag-offer ako ng mas mababang rate. Tapos, after 5 transactions, kapag sa kanya okay naman, at saka namin itataas dun sa dapat na per transaction rate. Tapos, during that five first transactions, ititrain ko yung sarili ko. Maglalaan talaga ako ng extra time na hindi niya bayad para mag-research, magbasa, mag-train, magkalkal, magtanong sa mga transaction coordination groups na napaka-helpful naman nila, sobrang helpful nila. Ang dami kong natututunan sa mga freelancers sa ibang bansa. Promise. Mas mabait sila. Oo. Masipag silang sumagot. Matulungin sila eh. Hindi sila yung parang nagda-down. Competition. Hindi sila nagdadamot sa info. Oo. Pag tinanong mo sa kanila, paano ba yung ganito kapag multiple units yung ibebenta? Sasagot talaga sila agad. Minimismong yung agent na client ko,
hindi niya alam na pwede magtanong doon. Sabi ko, nagtanong lang ako sa TC Group, tapos ito yung sinabi. Kasi hindi rin alam ni client gagawin dahil first time namin mag-handle ng multiple units na ibebenta. Tapos sabi niya, so sa disclosures kami yung problema. Tapos nagtanong ako sa TC Group sa California. Tapos sinagot naman. Tapos sabi niya, this is awesome. May ganito pala. Sabi niya, oo, may ganyan. Ano ka ba? Sa ganyan lang ako natututo. Kala mo naman. Tawa siya ng tawa. Kala tapos niya matalino ka. Yes. Tapos sabi niya, ang galing-galing naman. Sabi niya, you're really a problem solver. Pak! O, oh, diba? Ang galing-galing ko daw. Saka, tapos siya din yung ano. Yes. Siya din yung client na tumawag sa akin nung time na may lindol. Tapos nakita niya sa news. Tumawag siya agad. Tapos sabi niya, how are you? Sabi niya, nakita ko sa news, may lindol. Apektado ba kayo? Ay, yun palang bayad na ako, di ba? Saya-saya. Alam, ah, ano, siguro. Binigyan kanyang pera, no? Kaya tutuwa ka. Hindi. Hindi. Yung fact lang na nag-alala siya, okay na ako doon. Grabe naman to lang. Hey, wow, talaga. Pera. Sabi mo kasi ako mukha kang pera. Hindi ba? Sabi nun, no? Hindi ba? Okay, ayun. So, sabihin din natin na ang tingin ko dyan sa mga yan, yung mga matutulungin, yan yung mga confidence skills nila. Like, hindi sila natatakot na manakaw yung technique nila or magaya yung ginagawa nila. Kasi alam nila, sa sarili nila, kaya nilang gawin yun and sila lang ang may kayang gawin yun. Or good sila sa ginagawa nila. So, bibigay sila ng... Secured sila sa yes, track nila. Mag... Yes, and magbibigay sila ng help sa mga iba. Yes, oo. So, pag na-threaten ka, ibig sabihin tatlo. You have to do something. Oo. True. Yun din yung dahilan naming tatlo kung bakit namin to ginagawa. Marami, hanggang ngayon, alam ko naman marami nagdududa sa amin eh. Hanggang ngayon, pinagdududahan na baka in the future, magbenta rin kami ng courses just like others. Bigla na lang may lumabas. Hindi po kami magbibenta ng course. Magpapa-fans day po kami. Magbebenta kami ng nightstick, ng t-shirt, gano'n. Meet and greet. Gano'n posters na may pirma namin. Gano'n. Magpa-fan sign. Party. Gano'n. May pirma ni Rhea. Gano'n. Parang may tita. hindi po namin kami na-monetize. Yun lang po. Sabihin na nilang mayabang courses, pero... Hindi po courses ang binibenta namin. Balak ano po namin mag K-pop group. Anyong-anyong. Mahilig lang po talaga kami magkwentuhan. Ayan. Oo. Mahilig kasi kami magkwentuhan bago pa to. Bago pa yung ganitong kineme. Nag-chichismisan na talaga kami ng mga ganap sa freelancing. Tapos naisip lang namin na i-share. Baka sakaling mayroong mapulot yung mga tao-tao na aral. Malay mo naman. May in fairness naman, may natutunan diba? Daw yung mga yung batch 3. Hi, batch 3. Ayan si Altrin's batch 3 yan. Nagloko na yung last. Batch 3 mo yata, yun yata yung mga nagso-sorry. Akala yata nila may ano, may disciplinary action pag late. Hindi. Papatawag si sa Rose, principal. Ano, yan si Rose yung ano, yan si Rose yung nag-sorry talaga. Hindi kasi ano, confident lang kami na kahit i-squill namin lahat ng mga freelancing secrets na natutunan namin along the way, hindi kami mawawala ng trabaho, hindi dahil sa magaling kami or what, kasi alam namin na, para confident alam namin, naniniwala kami na nasa tamang path yung tinatahak namin. So, pag nasa tama... Dagdag na rin pala natin. Nakalimutan ko, kasi idadagdag ko dapat sa sinabi mo kanina eh, kasi malayo na. So, baka kasi... No, layo na eh, di ba? Hindi, kailangan natin sabihin. Baka makalimutan ko ulit. So, baka kasi akala nung ibang newbie freelancer na pagpasok nila, eh, may training-training pa yan. Like sa work, may orientation, may ano. Hindi, wala. Iba sa freelancing. Bihira ang nagpapasok. Pagpasok mo, diretso ka na. Oo, diretso ka na. At saka kung iti-training ka ng client, syempre huwag mataas yung... Ba't ka nila babayaran? Kasi, sa client ko mismo narinig yan. Diba? Sa client ko mismo narinig yan. Bakit ka babayaran? Train pa kita. Bakit kita babayaran na mataas eh? Ako magtuturo sa'yo ng dapat na malaman mo. Ngayon, kung pagpasok mo dito, sabi niya, ngayon, kung pagpasok mo dito, wala na akong sabihin. Alam mo na lahat. Alam mo na lahat ng gagawin, eh, babayaran kita kahit $15 per hour pa. Gaganon. O, sa client ko yun mismo narinig. O, yun yung sinasabi natin na depende sa'yo yung rate mo talaga. So, hindi yung worth, hindi yung porket, mataas yung tingin mo sa sarili mo, kahit wala ka pang nasimulan sa freelancing, eh, hindi ka tatanggap ng $5 dahil akala mo, ano,
kagalingan ka na. Ka agad. Oo. So, wag na wag niyong ikukumpara sa minimum rate nila kasi freelancer ka, hindi ka regular employee, wag mong ipantay sa minimum rate ng mga empleyado. Kung ipapantay mo, mag-empleyado ka na lang, balik ka na lang sa corporate nang matigil ka. Hindi ako galit. Mainit na naman ang ulo din. Tingnan mo to, tingnan mo, kunwari yung mga nagagalit sa $3. May sakit ha? Po ako. Compute natin yung $3 na na full-time. Di ba, 20 plus na yon? Tapos iti-train ka pa ni client. Oo, iti-train ka pa ni client, may matututunan kang skill. So, sinong aayaw doon kung wala ka pa talagang diba? Skill? Tapos after nun, di kumuha ka ng mas mataas, $5, $6, na bit-bit mo na yung skill na yun. Hindi ka na sa general VA nag-a-apply. Oo. Doon ka na doon sa niche na natutunan mo. Di ba? So parang ladder correct lang yan. Bit-bit mo yung natutunan mo doon sa ano, sa huli. Mm-mm. Correct. Huwag kayong naniniwala. Okay na, kalmado na tayo. Kaya naniniwala sa mga know your worth na yan. Oo, yung know your worth na yan. Ikaw nga sa sarili mo, talagang hindi mo sigurado worth mo eh. Maniniwala hindi, ang ibig sabihin, ikaw, may worth ka ba? May worth ba siya? Galit niyo ako eh. Diba? Charat. Yung kung based lang sa skills ng freelancing, may worth ba siya? Joke lang. Okay, so ano tayo? Know your worth, ang ibig sabihin nun, worth na kailangan bayaran ng client sa iyo. Tama ba yung bayad ng client sa iyo sa bibigay mo sa kanyang serbisyo? Yun yung worth mo. Hindi yung worth na tingin mo sa sarili mo and tingin mo sa ibang freelancer. So yung worth mo is yun. Doon sa kaya mong serbisyo versus yung rate na binibigay mo. Yun ang worth. Yung worth na kinopya mo lang sa kay ibang client? Oo. Gusto ko kopya. So may yung meron ka bang ano, meron ka bang mabibigay, may maaambag ka ba sa business ng client? Kasi yung iba minsan naghihingi ng malaki tapos hindi nga makaambag sa business. Well, negosyo, kasi hihingi pa ng English. Walang dulot sa negosyo. Oo. True. Lalo kung ganun tapos fire ka lang. Sisingil ka ng mataas tapos konting kibot, tanong ka kay client kung ano gagawin mo. Mm-hmm. Tapos di ka pa makukuha. Konting kibot, quit ka. Oh. Diba? Kukunin mo yung job tapos hindi mo pala magagawin mo tapos takbo ka sa group. Paano po to? Hindi ko po kasi alam mag ganito. Eh, bakit mo in-applyan? Bakit mo kinuha? Hindi mo pala magagawin mo. Paano alam mo muna, diba? Galit ako eh. Natatawa naman ako. Hindi kasi ang dami ko nakikita ganyan. Kukuha ng Photoshop na trabaho tapos sasabihin niya sa hindi mag- po ako marunong mag-Photoshop. Eh, anak Diyos ng patatas. Eh, ba't kinuha mo? Di mo pala alam. Hindi ako galit. Galit ako eh. Ako, galit ako. Charot. Joke lang. Ba't ka? Mainit na maulo mo eh. Kaya ka nagkakasakit eh. Kakalayas to. Ito ang epekto ng work anywhere. Ayan, nagkakatrangkaso. Sige, mag-ano na tayo. Wrap up na tayo dahil yung galit natin baka ito yung umapaw na. So, maraming salamat sa mga umatin. Ay, wag na tayo mag last word. Sabihin lang natin na hindi, may last word ako. Talaga, talagang ano. Sige. May last word ako. Bye. Ako, tapos na ako. May last word ako. Bye. Trangkaso. Walang galang. Sige, siya na. Dali na. Pwede ba may last word ka? Yun na nga yung last word ko. Ito po yung epekto ng work anywhere na ipinilit ko. Kasi nagbit-bit pa rin ako ng trabaho kahit pinayagan ako mag-off. So, nagtatrabaho. Wala kinalaman niya sa work anywhere kasi natulog kang may makeup. Yun yun. I woke up natulog like kang pakakang mukha. Hi, eh, wala nang time mag-ano, mag-makeup remover. Mm-hmm. Oh, 'di ba? Mm-hmm. Ang dami na from Tarlac. Meron ka pa nga tayo from Wakanda. Ay, 'wag pinapansin 'yung taga Wakanda, walang visa 'yun eh. Siguro ang dami na tatak ng passport niyan, no? Nakailang passport ka na ngayon. Ayun. So, ayun lang. So, ano na tayo? DMM, dal-dalang may matututunan episode 14 na 'to. 14 so, na. Ay, wakalain mo 14 na. Sa 20, di ba, mag-meet up tayo ulit? Ang 15, yes.
Next week 15, tapos yung episode 20, magkikita-kita ulit kaming tatlo. Sisiguraduhin namin ang namin. Fans day kaya tayo. Magpa-fans so day. Magpa-meet sa 20. Sa episode 20, pag may gusto sabihin natin yung location. Para para pwede doon silang pumunta. Doon kami sa balcony, tapos babatuhan namin kayo ng flowers. De, joke lang. Princess Diana. Doon kami sa balcony, iahagi sa amin si Rhea. Saluhin niyo. Oo, para so, yung malapit. Oh, maganda yun. Oo, maganda yun. Mag-ano tayo, mag-meet up tayo, tapos sabihin natin kung saan. Tapos pag pumunta sila, oo. Tapos, kaya lang, maglagay tayong bodyguard, baka may pumatay sa atin. Oh, tsaka ano, magdala na rin kayo ng food. Uy, si Bong! Bong, boss, as, ano, bouncer, pwede? Pwede ka bouncer, boss? Sa 20. Oh, tsaka ano, wag tayong kakain ng ano, ng pagkain galing doon, baka may lason. Baka lasunin tayo. Ang taas ng tingin sa sarili. Daga, hindi. Dahil sa dami na kinudaan natin. Sa dami na sinagasaan natin, bakla. Sa tayo doon, ang layo. Bakla, sa dami na sinagasaan natin, marami na magtatangka sa buhay natin. Madaming galit eh, no? Oo. So, siguro, marami na bawasan ang kabuhayan. Dahil sa atin. Oo, maraming ano. Oh, baka mamaya pag sinabi natin kung nasan tayo, maglamay mag-rally sa labas. Ayan. So, hindi naman kami nakikipag-away. Galit lang talaga sila magsalita. Ganun lang talaga kami magsalita. Tsaka, ayaw lang din talaga namin yung naaagrabyado yung mga newbies. So, kung makikinig kayo, real talk lang. Ito talaga. Hindi siya, hindi namin kayo binubulag dahil wala kaming binibenta. Oo. Wala kaming binibenta. Pag kumating kayo ng meetup namin, pag kumating kayo ng meetup namin, makikita niyo si Barney tsaka si Dora. Oo. Hindi naman kami magpapalibre. Kayo mag-alala. Pero hindi libre nyo kami. Si Rhea yung pagbabayaran na. Si Rhea yung pagbabayarin namin ng pagkain namin. Hindi kami magpapalibre, pero kung may manlilibre, tatanggapin ko naman. Hindi madali naman ako kausapin. Hindi naman ako pakipon. Hindi kaya. Hindi po kami ipokrito. Yung mga may utang sa akin na siomay, ah. Oo. Ayan, may nangingil wow. na. May nangingil na siomay. Mukha mo siomay. Pero yung mukha ko... Basta abangan nyo na lang sa 20. Subukan natin kung masasabi natin. Hanapan natin ang paraan kung paano natin masasabi ng hindi masasabi sa mga enemies. Baka umikli ang buhay natin. Baka may nag-aabang. Yan. Baka may mag-aabang. Sila doon, okay lang. Pag-uusapan orange belter ka na, di ba? Yes. Gaga. So, orange belter natin. So, ano, pag-usapan namin yung next topic. Tapos i-announce ko na lang sa tsaka kung may suggestions kayo sa next topic, share kayo. Mm-mm. Kung meron kayong gustong marinig na pag-usapan doon, namin. Sasabihin talaga namin yun. Kung meron kayong gusto. Yan. Sige. Yun. Ayun. Maraming thank salamat sa panonood. Yes. Bye. Episode na naman tayo. Bye-bye. Bye-bye. Salamat. Bye.